hindi siya news kung wala naman nangyari at wala kayong basehan. So, kung wala kayong basehan, ibig sabihin yan, chismis yan, misinformation, or worse, libelous yan. Sana naman, dahil Pasko, itigil nyo na ang pagkamarites nyo. Yeah. Maghanap na lang kayo ng ibang pagchismisan na may basehan. Yeah. Attorney with Congresswoman Attorney Migs Nogales and Jerome Sanoy. Hey, what's up, guys? Welcome to our live. Hi, this is again Jerome with Sanoy and Congresswoman Attorney Migs Nogales. Hello, 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 guys. Sana yeah. Na-miss nyo ko. Na-miss nyo ko. Of course, na-miss nyo kami. Wala tayo last week kasi dalawang weeks tayo wala. Ayan. Minsan kailangan mong pa-miss. Yeah. No? Para malamang mo worth it ka talagang kamiss-miss ka. Ganun yun eh. Okay. Well, anyhow, guys, welcome to our 11th episodes. I know, nakita nyo yung mga replay namin dahil for sure, yes, 11 na tayo. So, dapat na tayo mataas sa season 1. Yes, correct. Pero sana hindi pa dito nagtatapos ang ating mga ating episode dahil marami pa tayo natatanggap. Alam ba, attorney, the last time we had our replay, ang dami, like, when I go to the messages, parang, lahat ng mga tanong ay nandun. Grabe. Guys, so thank you so much, guys, sa lahat ng mga nagtangkilig pa rin at na-appreciate po yung ating mga replay dahil nga po, marami kayong natutunan doon sa replay ito, natin. Ito ako sa paano ba, attorney, malalamig na Pasko. Ay, pareha tayo. Oo. Ako din, malamig yung Pasko ko, pero hindi naman sa ganong kalamig na iba. Parang malamig siya because I'll be spending it with my family, with my friends, somehow. So, hindi ganun kalamig. Hindi ganun kalamig. Ay, hindi naman. Ay, malamig na malamig na. Kasi hindi naman. Hindi ka naman lonely. Hindi naman ako lonely. Yun naman yung point. But guys, you can definitely watch our live on Facebook and TikTok every 2 to 3 p.m. Ngayon, medyo delayed lang po tayo. Dahil nag-a-adjust po kami. Galing po kami ng mga events. And of course, every other Saturday po sa PTV Mindanao po yan on YouTube 3 p.m. to 4 p.m. sa TV 5 101.9 News FM. That's 3 p.m. to 3:30 p.m. Alright? Yes. And, Jerome, saan ka galing? Eh, nanggaling ako sa event. So, this is my second event for today. Wow. So, drive magandang tayo dito. Diba? Saan ka galing, attorney? Galing ako sa MAA, Barangay MAA. We did our 8th medical mission and free legal consultation for the year. And hindi lang siya sa Davao City. We came from Davao Oriental. Wow. Diba? Nag-Davao Oriental kami, nag-Davao del Sur. Not sure kung nag-Davao del Norte. Basta kung Davao region talaga. And dito na for sa last month of yeah, the year. Napasok. Napasok natin yung barangay. Kung nasan ka? Yes, kung nasan ako, nagpapasalamat yung papa ko. Natuwang-tuwang nakita ka na talaga sa personal. Oo, diba? At ang cute niya kasi nakipag-imamit ako sa mga tao, diba? Nag-handshaking ako. Para, kamusta? Ganyan-ganyan. Tapos may sabi niya, ako po yung tatay ni Jerome Sanoy. Magpakilala. Magpakilala siya, pwede pong pa-picture. Sabi ko, nasa si Jerome? Makatulog pa. Sabi ko, okay. Ayun na nga po. So, guys, eto na po, guys. Nagbabalik po kami. At for sure, ang inyong mga tanong po dyan ay, may nakita akong tanong kanina kung bawo silang ba talaga. Guys, you can ask different questions here dito so, sa ating live. Ang mangyayari dito sa first part po ay pag-uusapan natin ng bawo si dahil it's the 18-day campaign for violence against women. So, ipapasok natin dito para relevant siya, no? Sa campaign, para mapakita natin ay sumusuporta tayo sa mga ganyan, paglalabag ng batas, paglalabag, pananakit sa mga babae. Yes. And then, sa second part, we will answer your questions. Yeah, let's talk about the issue about VAWC. So, here's, ito po yung natanggap namin sa inbox. Okay. Grabe. Pero pag-usapan muna natin yung basic ng VAWC, yes, diba? Yung violence against women and children, batas to, na actually, yung pasok dito ang wife, mm-hmm. ang former wife. Ibig sabihin kahit anak na kayo, no? Girlfriend. Or ex-girlfriend. Oh. So kasi, or even situationship, basta nag-dating kayo. Hindi lang yung one date. Yeah. As in, meron talaga kayo yung, alam mo yun, yung mga every weekend. May pinagsamahan. May pinagsamahan. Hindi lang yung one time, big time, or yung ganon. And
kasama doon yung kahit nag-one time kayo nag, you know. Okay. Kasama yon. And para sa mga bata also, no? And yung mga bata na to, hindi lamang yung mga nakatira dun sa bahay, even yung mga common children. Yeah. So, pwedeng yung mga illegitimate child or mga anak sa labas, no? And ang may aspeto dito, kasi kung nakita niyo yung post ko sa TikTok and sa Facebook, yung tanong doon is yung nabububog ka ba? Mm-hmm. Yun yung isang aspeto ng VAWSI, which is sa physical violence. Merong economic abuse. Okay. Yung economic abuse, yan yung parang tinitreaten ka na hindi ko babayaran yan, hindi ko susustentahan yan kasi gusto ko niya i-control. I see. Nakakainis talaga pag, di ba, gusto kong i-control at nagmamanipulate na, alam mo yung... Wala ka ng kawala parang... Oo, na ganon, di ba? Pati merong sexual abuse. Meaning, may marital rape kasi na concept. May sapilitan. Oo, na ganon. Nakahit, di ba? And ito ang pinakamadugo. Yung psychological abuse. At kung nakita niyo yung post ko about battered women syndrome, mahabang discussion yun, and kulang yung tayo natin, panurin niyo na lang din yung post ko on the battered women syndrome kasi papasok din dito ang psychological abuse at depensa siya kapag sasaktan ka na at medyo napatay mo si Mr. Okay. Kasi may fear ka nga, di ba, yeah, na ganon. Kung maintindihan, bakit ang hilig-hilig ng mga tao maggawa ng mga bagay to make you get scared? Maybe they don't have something to do in their life. Baka, or maybe they're paid to do it. Or hindi lang talaga sila mature. Yeah. Wow, diba? And then, ang remedy nyo po ay sa family courts kung saan po nangyari, hitabo ang sitwasyon nyo kung saan kayo nakatira. And kung bago po kayo pumunta ng courts para maprotekta kayo, para maalis po ng police, mm-hmm, ng barangay police, ng barangay tanod, ng police, ang nananakit sa inyo, may barangay protection order for 15 days. So, file na kayo ng kaso. At mag-file kayo ng kaso, pwede kayong kumuha ng temporary protection order for 30 days. And kung talagang malala na, then pwede na yung permanent protection order forever. Yung protection mo. I hope na mas na intindihan po ng ating medyo wide talaga yung ano no, yung spectrum nitong VAWSI. But let's try to entertain other questions na nakuha po natin sa ating inbox. Pero unahin ko na lang muna, sana applicable din to. Alam mo, ang daming nagtatanong kung applicable ang VAWSI sa lalaki. Oo. Sa babae, oo. Even, you know, women and women, yung relationship ng women and women, pasok yan kasi babae, yung nasaktan. Pero sadly, hindi siya kasama pagdating sa lalaki na abuso. Ang remedy mo lang dyan ay ang revised penal code or ang civil damages na may abuso at yung criminal na binubugbog, physical abuse, diba? Physical injuries, kumbaga. Pero nag-file po ako ng bill on anti-domestic abuse law. So, lahat yon. Parang sa Korea may ganun eh. Yung walang domestic abuse. Lahat na. Covered for na. Women, for men, for the LGBTQI plus community. And hopefully, mapasa natin bago matapos yung termino natin. Yes. Pero, so, yun. Let's hope and pray for that. Dahil for sure, hindi lang din naman yung babae yung na-abuse somehow. Mm-hmm. So, moving on to the first question, ladies and gentlemen. Nagaling ko talaga event, no? Attorney, first question. Attorney, ongoing yung case ko against my husband. Under RA 9262, pag mahatulan siya na makulong, pwede ko ba kunin or ipa-hold ang mga conjugal properties namin? Nakakatawa, ma'am. Pwede ka po ba i-criticize? Go, I'm sure. Mag-start naman yan. Yeah. So, kung ongoing yung case, syempre pag ongoing yung case, hindi ka naman guilty until proven, di ba? Mm-hmm. Pero, pag ganito, since ongoing yung case, ang pwede niyong gawin is talagin niyo yung court, since may conjugal properties, meron dapat mag-administer niyan, di ba? Yung kung sino mag-decide para sa mga property. So, pwede niyong sabihin sa court, pwede ba ako maging administrator? Administratrix, pag babae, or administrator. At i-grant yun sa inyo ng court dahil nga, kung sino ang mas capable na mag-handle sa mga conjugal properties po. Yun, napakadali. Okay, second po natin question. Hi po, paano kapag psychological violence sa partner, walang trabaho ang guy, nagbibigay ang parents ng guy para lang sa guy, hindi nagbibigay yung guy para sa mga bata? Yun. So, pagdating kasi sa sustento, guys, tingnan niyo yung post ko about yung pagsusustento dapat ng tatay sa anak.
Ang limitasyon kasi noon at nakakalungkot is kapag hanggang sa kaya lang na ibigay ng suporta ng tatay. Kunwari, dun sa sweldo niya, kung kunyari, 10,000 lang yung sweldo niya, pwedeng sabihin ng court, 5,000 lang doon. Kasi syempre, paano man mabubuhay yung tatay? Kasi nga, ang basehan ng sustento ay doon sa kakayahan. Diba? Kakayanan. Thank you. Doon sa mabibigay. Pero ito, walang trabaho yung guy. Pero nagbibigay ng parent grandparents. So, ang pwede niyong sabihin at tanungin sa court, at, di ba, pag mag-file ka ng petition for support, doon sa grandparents. Yes. So, meron kang remedy. Kung hindi kayo ng lalaki, pumunta ka doon sa mga magulang kasi alam mong sila naman yung nagbibigay ng financial support. So, doon ka po. Pero what if attorney, kasi I have a friend na meron ganitong case, no? What if yung parent din is parang against din doon sa babae? Parang hindi ko kusuportahan yan kasi di ko nga bet yung magiging asawa ng anak ko. Paano yung ganun? Kung ayaw pa rin ng parent ng guy. Well, that's why you filed the petition for support. Ayun na yun. Kasi karapatan yun, karapatan mo yun as a mother para sa anak mo. Yeah. Okay. So, di ba, kahit na ayaw sa'yo, kahit na magalit. If you know you're right. If you know you're right, fight for it. Yes, diba? Ganun lang, kadali po. Oh. Okay. Third question natin, attorney, tanong ko lang po, anal na po ako kaso sinampahan niya ako ng vowsy sa Pinas. Nagbibigay naman po ako sa mga anak ko. Salamat po sa tugon, attorney. Yes. So, kahit hiwalay nga kayo, like I said, di ba, appeal dire, kasama dito ang former wife. Mm. And, baka naman kasi yung basehan niya sa vowsy sa inyo, sir, ay sa ibang aspeto. Mm-hmm. Di ba? Like I said, may psychological abuse, may economic abuse, may physical abuse, and may sexual abuse. So, kahit nagbibigay kayo ng sustento, hindi naman ibig sabihin yan ay nawala na yung ginawa niyong kasamaan, pananakit. Yeah. Diba, hindi nawawala yun eh. Pag masakit, hindi nawawala yun. Diba? Kaya dapat, pinaglalaban ng babae ang sarili nilang karapatan kapag sinaktan na walang lasihan. Yes. No? Kaya, kahit nagbibigay ka ng sustento, hindi ibig sabihin nun ay nagsweldo ka na. Dun sa, free ka na sa kung may ginawa ka pong mali. Pero kung wala pong ginawang mali, na yung, di ba, yung walang, parang nanggugulo lang, walang basehan, you have the right also to file na ano yun, parang nanggugulo lang siya. For your peace as well, for di ba? Yes. Good job. Alright, next question natin, attorney, ask lang po, sapat po ba ang 4K na sustento ng tatay sa dalawa niyang anak? Yung isa po 11 months na nagagatas, diaper, vitamins, etc., na iba yung kailangan ng baby at iba pang kailangan ng baby. And yung isa po, naming anak ay 4 years old, mag-aaral na po. 4K a month po ba yung sapat na yon para sa dalawa kong anak? At kasama na din po daw yon yung kailangan like mga emergency kapag mayroong nangyari, yung gagastusin for a month. So, like I said, ano sabi ko kanina pagdating sa sustento? Kung kailangan mo talaga, you have the right to ask the husband. So, it's like the husband itself to provide the necessary thing. So, for example, limited lang yung funds ng husband. So, the court will be the one to decide how much yung ibibigay doon sa husband sa para sa kanyang for, pang sariling kabuhayan, and of course, for the benefit of the child. Kapag hindi naman kaya ng husband, you have the parents of the husband to give the support for that. Yes. And at the same time, naintindihan ko, syempre mahal. Yeah. Mahal ng bilihan ngayon, no? Pero kung hanggang doon lang kaya bigay ng husband or ng lalaki, dahil nga, limited din yung funds niya, limited yung resources niya sa pagbigay ng sustento. Kasi kailangan din naman niya sustain sa sarili niya. Exactly. Then, you cannot ask for more. Unless nga, na malaki pala yung sweldo nito. Malaki yung kinikita nito. Kaya, pag napunod niyo yung mga ibang episodes or mga ibang posts, hanapin niyo kung may property, kung saan sila kumikita ng pera. Para masabi, uy, kaya mo naman taasan na binibigay na sustento. Exactly. And you can also ask help in guidance sa court na, sir, pwede bang ma-check natin, baka may ibang property? Because I know myself na may property siya, hindi lang po talaga siya nagsusupply ng support sa family. Oo. Alright, next. Paano ba pag physical need ba duguan? Baka sa physical abuse. Physical abuse. Sa physical abuse, natanong niya kung duguan. Ah. Kailangan ba umabot sa duguan? Hindi po. Pwede nga yung threat lang eh. Nabubugbugin ka. Okay. Na bubugbugin ka pag ginawa mo to. Or, di ba, pag binugbog ka naman,
sinampal ka, magkapasa ka, basta ma-batter ka, may physical na nangyari, or even the threat of doing that. Then so by words or by chat, pwede na yun. By threat or attempt. Attempt, even. Ayun. Yes, oo. So that's still covered. Alright, next. Ano po pwede kaso sa third party na nanggugulo nang i-stress? I'm 5 months pregnant na po kasi. Ayan, meron din nanggugulo ngayon. Ayan. Atensi stress. Sa atin. Hindi naman po ako 5 months pregnant. But I can... So, ito. So, nangyari dito, diba? Kung yung third party na yon ay si Kavet. Yeah. Panorin nyo yung dun sa Kavet episode natin. Pero... so, kung kabit siya, din pwede siya magpayan ng concubinage. Lalo na kung binabahay. Yeah. No? Yun yung problema sa concubinage kasi kailangan binabahay. Pag hindi, civil code ka na civil damages on the abuse or unjust vexation. Yung mga ganon na nanggugulo. Okay, next po nating question na last natin sa inbox na nakuha kanina. Attorney, ilang years ang kulong po sinampahan ko ex-boyfriend ko ng vowsy. Serious physical injuries, psychological abuse, 2 years, 4 months na sa court kami. Nagkikita, sana masagot. Okay. So, depende yan sa court, no? Yung court ang magsasabi how long. Mm. Depende sa makikita nilang gano'ng kagrabe. Mm. But, pwede silang mamili from 1 month and 1 day hantod 20 years na imprisonment. And then, meron kang 100,000 to 300,000 damages plus mandatory psychological psychiatric or psychological counseling pagkatapos ng kaso. Yeah. So, yung court yung magsasabi. Hindi ko po pwedeng masabi kasi nga, ongoing naman po yung cases. Yung case nyo. Pero attorney, for example, kasi for sure, may mga tayo, meron tayong mga common na mga, yun know, mga babae dito na ngayon lang nila narinig na they have the right to do this. Mm-hmm. So, medyo enticing kasi yung pera sa 100,000. So, paano yung binibigay sa babae na na-abuse like, on the spot yung 100K, will it take like a monthly? Ganun? Depende yun eh. So, pag magkakaroon ng final court order, final executory, si sheriff ang mag-execute nun. No? Yung maggagawa ng... Investigations? Yung gagawa ng order ng court. Ah, okay. Kasi, diba, final and executory na kailangan na lang gawin. Mm. Minsan, ang nangyayari dito ay ang gagawin nila ay parang i-hold sa banko or minsan dapat ibigay sa court na may mga iba-ibang paraan to make sure na mabayaran. Mm. Pero yun, depende talaga yan sa kung anong sasabihin ng order ng court. At saka kailangan final siya. Final. Mm-hmm. Ayan. So, I guess we have a lot of questions na natanggap dito sa ating inbox and I hope itong mga nag-send sa atin ng ating mga questions. We will not be naming you guys because we, you know, respect your privacy and thank you so much for sending out and for having, you know, the guts to send these questions because for sure, hindi lang po kayo yung nakaka-experience. You were also able to help those people who don't have the voice to ask questions and legal advices from PBA or paano ba attorney. So, yes. Thank you so much for those things. So, dito rin sa mga nanonood na naabuso, na nakaalis na kayo sa sitwasyon na yon, pero since alam niyo yung right niyo ngayon, meron kayong 20 years prescription period. Meaning, kahit 10 years ago nangyari to, at gusto mo talaga magsalita kasi talagang you have to make your rights be protected. Yeah. Diba? Paglaban mo, salita ka. Kung alam mo may mali, magsalita ka dahil alam mo may mali. Yeah. So you have 20 years to do that. And kahit na magalit sa'yo mga tao, kailangan protektahan mo at alamin mo, di ba, yung sarili mo na may nilabag na batas, may nilabag na rights sa'yo, di ba, sinaktan ka, kasuhan mo. Yeah, exactly. And of course, this is also one way of like palang realizing since it's Christmas, ba, parang let's avoid the criticism and of course, parang sabi we say judgment, parang nakita mo yung tao, na-judge mo na siya agad without you knowing the facts behind it, you know? Uh-oh. Like what Katniel had done, parang people say, nag-ano kasi si Daniel, agad to si Katniel, parang we don't know the story at all because they are in a private relationship. Yeah. Pero maraming meme. Yeah, maraming, gusto mo sabi na mga ganyan at nag-spread ng mga kung ano-ano. But, yun, kaya nga, may mga nagsa-cyberbully, yeah. Diba? And, I guess we'll take a break first and we'll be taking down notes. We'll take down notes. Tingnan po namin yung mga questions nyo and sasagutin po namin sa pagbabalik ng paano ba attorney?
short break, napaka short. From a short break. From a short break, basta a heartbreak, basta wag lang heartbreak. Ayun, naka-break, nakahinga-hinga kami, nakainom kami ng water. And of course, this is now the moment, guys, na sasagutin na po namin ang inyong mga questions dito sa ating Facebook yes. and the TikTok accounts. Ayun, ready na po kami sagutin dahil medyo yes. ang dami-dami namin nababasa dito. Okay. So, may pag-asa ba lumusot ang divorce dito sa Pilipinas? I have a post about it. Actually, hindi ko alam kasi I'm just one vote sa Kongreso. And meron naman tayo, di ba, yung from bill to a divorce post, bill to a divorce, bill to law post. So, maraming pinagdadaanan yan sa Congress na first, second, third reading. And then pupunta sa Senado, first, second, third reading. At pupunta pa yun ng committee bago yung second reading. And then, dun yung magkakabaykam usually. Yeah. And then, which is combination ng Senate and Congress para magsabot sila kung ano yung final yeah. version. And then, pupunta sa presidente. Depende sa presidente kung sasayin niya. Yeah. So, I cannot talk for the government na kung may pag-asa bang mapasa. Pero, at least, I'm part of that committee kasi pinag-uusapan pa po kasi namin yung mga grounds. Yeah. Kasi, syempre, kailangan balanse, di ba? Yeah. May mga ibang grounds na exage, may mga ibang grounds. So, yun, pinag-uusapan pa po namin. And the code in the Philippines is so familial. Familial kasi tayo na anong concept sa mga Pinoy codes na. Yes. And then, kasi, di ba, in economics, the yeah. family also is the basic unit of society. Yeah. So, gusto mong, di ba, i-make sure intact na yun. Intact yun. But also, nagigets ko na pag toxic nga, di ba, pag toxic, pag hindi kayo tugma, dapat maghiwalay kayo, yeah. which is why we have annulment. Pero yun nga, na mahirap yung annulment. So, baka itong divorce mas madali. Depende talaga yun sa anong final version. At I cannot speak for ano for yun. Correct. Sana po. Ako naman personally, in favor naman ako. Pero depende sa grounds. Yeah. Like, talagang inaabuso ka, sinasaktan ka. Hindi lang yung bigla ka na lang nagising one day at wala, ayaw mo na. Uh-oh. Diba? Hindi pa din ganun. Yeah. Kasi hindi naman ako ganun, hindi man ako maalis sa mga sitwasyon na hindi kasi nasaktan eh. Exactly. Diba? So, kahit sa isang relasyon, hindi ka umaalis sa isang relasyon kapag alam mong hindi ka na nire-respeto, hindi ka na mahal. Oo, basta niloko ka. Oh. Diba? Pero you just don't talk about it. Kasi exactly. mature tayo eh. Pero, exactly. Anyway. Ayun. Ang ating mga questions dito sa ating comment section. Meron dito, di ba yung sustento, ano, sinabihan po kasi nila ako bakit daw ako maghihingi ng sustento, hindi naman pala naka-apelyido sa ama. Siyempre, hindi naka-apelyido sa ama kasi I think first, hindi kayo kasal. So, pag hindi kayo kasal, yung babae, yung apelyido ng anak would be dun sa babae. Unless nga, ilagay yon sa birth certificate. Or, kung i-acknowledge ng lalaki na anak nga, because of the revelia law, pwede niyang gamitin yung last name po. Yeah. So, hindi po yun, pwede niyo sabihin, dahil po sa revelia law, pwede ko naman gamitin yon. Pero, proof naman na siya yung tatay. At, mag-file ka ng petition for support. Yeah. Kasi, meron ka naman karapatan at saka may basehan ka. Basta may basehan ka, Paglaban mo. Yeah. Attorney, tanong lang po, may nanghiram sa akin ng pera, hindi siya tumupad sa nakapagsunduan kung kailan magbayad. May pinirmahan siyang promissory letter. Ang problema po, nasa Luzon siya at nasa Mindanao ako. Di ko po alam yung exact location niya. Ano po bang pwede kong gawin? Okay. So usually sa mga ganito, you can specific performance siya. So civil case siya. Ang pwede mo kasing gawin is edi mag-file ka sa kung saan ka nakatira. Kasi pwede kang mag-file kung saan nakatira yung mag-file or kung saan nakatira yung ng utang for the specific performance. Ang criminal law lang naman yung kung saan nangyari yung krimen. So, kung nahirapan siya hanapin, civil case ka, specific performance na itupad yung promissory note na yon. Pero yung problema nga, hindi niya alam kung saan nakatira. Sana yung promissory note na yon nandun yung address. Yeah. Yeah. Pero what if attorney, sa ginagawa niyang ganyan, nangutang yung friend niya sa yung kailala niya, tapos hindi niya na nako-contact, pwede ba automatic final demand letter agad? Or may basis pa ng yeah, so, yun nga, pwede mong gawin yon. Usually, ganun yun. Pero yun nga, may promissory note eh. Diba? Bigay ka ng promise. So, specific performance. But at the same time, yun. Pwede ka rin mag-demand letter, mag-second demand letter, and then third, final demand letter.
Tapos, pangkita naman ng korte yan or ng prosecutor pag mag-file ka na you did your lahat. So, pwede mo, yung problema lang nga niya, hindi niya alam yung address. Hindi niya alam yung address. Yeah. Kaya, siguro, yun yung mahirap. Hanapin mo sa Facebook or maghanap ka ng kaibigan niya. Yan, common friend. Oh, yung common friend. Now, asan ba nakatira yan para mapadalan mo ng letter? Yeah, maraming mga paraan ngayon, di ba? Exactly. Na pwede mong mahanap sa Facebook, social media, sa mga ganon. Na pwedeng gamitin, yeah, di ba? And siguro, ganun na lang po. Tapos, next time, also sa mga nanonood, kung mga ganyan, siguraduhin nyo, nandun yung address ng tao, at saka, hindi lang yung address, parang, in case of emergency. Mag hindi nyo namahanap, meron kayong masasendan. Oo, Si Lay, nagtatanong, biktima ka ng cyberbullying. Alam mo, ako rin, biktima ako ng cyberbullying ngayon. So, ang pwede mong gawin dyan, is first, para mas makita mo yung explanation, watch nyo yung episode 5. Because, pwede mong pakulong yan. Screenshot mo ang pinost, no? And pwede kang pumunta rin sa psychiatrist, sa counselor, para sabihin talagang naapektuhan yung mental health mo. Pag screenshot mo, tsaka control naman yan, pwede kang pumunta sa Cybercrime Division Unit ng NBI. Natitrace nila yung mga IP address, natitrace nila kung sino yan, at saan galing yan. So, matitrace yung tao na yan, kahit troll yan. Ibig sabihin, hindi nag-exist, pero di ba, gano'n. Yeah. So, pwede mong screenshot yon, at kung talagang naapektuhan ka, then you can file for that, cyberbullying. Kasi, against cybercrime laws yun. Just to add lang, pinag-aaralan ngayon, di ba pinag-usapan natin yung cybercrimes, and pinag-aaralan ngayon at malapit na ako mag-file ng bill kasi I'm working with the DOJ here, DIC, kung ano yung mga batas natin within the cyber sphere na, ay yung mga kulang, kakulangan sa batas natin. Like yung mga phishing scams, may mga love scams, mga ganon. Para ma-increase ang penalty at saka para maraming mahanap, mas madaling mahanap ang mga, lalong-lalo na mga trolls. May tanong po ako, pwede po ba kasuhan yung taong nag-scam na sa Dubai po siya na agency, tapos yung na-scam, iba't ibang bansa? So, kung agency siya, yung agency po ba nasa Dubai? Yun yung problema, alam mo, yun yung problema pag nasa ibang bansa, kasi kailangan mong filean doon. Pag dito kasi, pwede rin. Tapos, diba, mahihirapan sila. Can we like, meron ba sa ano sa loan parang since nandoon trying to connect again. Ayan, your connection is restored. Nag-connect na tayo ulit. Yes. Okay. Sige. What if attorney principal, meron akong friends sa Dubai. Pwede bang siya yung mag-file on behalf? Pag? For example, wala akong kakayahan to go to Dubai to file those hindi, cases. Hindi, kailangan kasi ikaw mismo kasi ikaw yung nasaktan. Exactly. Oo. So yun yung as much as I want to help, no. Yun yung problema. Unless may makita ka yung agency nila may nandito, or yung representative. Usually kasi may representative yan eh, na lumapit sa inyo na na-scam. So, tingnan nyo po. Nag-apply sa agency nila sa Dubai. So, pumunta po kayo sa Dubai para mag-apply. Ah, okay. So, parang recruitment, ano siya. O, alam mo, pwede kayong magsumbong sa Dole, dun sa recruitment, na may scam nga siya. Yeah. Mukhang ganun. Yun nga, nai-entice kasi yung tao to work abroad. I mean, there's no problem with that. But let's make sure, guys, na yung a-applyan niyo po are accredited with DOLE so that pagdating niyo doon, safe naman po kayo. Tsaka meron kayong matutuluyan at for sure, meron kayong swak na trabaho makukuha. Mm-hmm. Ito naman, may tanong sa workplace harassment. I think we talked about that one time. Yeah. So, pag ganyan, actually, dapat yung bawat company may grievance procedure, no? So, dapat susubong nyo muna sa boss or kung may grievance procedure. Kung wala, meron tayong Safe Spaces Act or Bawal Bastos Act na pwede naman yun mangyari na mapapasok yun na dumiretso ka mag-file dun sa Bawal Bastos Act po. Ilang years ang ilang years po usually ang annulment process, no kids, no properties, how much po. Yung how much, depende yan kung saan kasi may filing fees yan. Depende rin yan sa abogado nyo. Kasi may attorney's fees yun.
And how long, hindi ko alam po how long, kasi depende yun sa court also. Kasi ang dami-dami nagpa-file ng annulment ngayon. So parang nalilate yung mga hearing. Alam mo, minsan parang sasabihin nila, okay, when's the next hearing? Sasabihin naman mga ibang mga abogado ko. Diyos ko, yung next hearing, finaled, sinet 6 months pa. So depende talaga yun kasi nga. Kumpulan eh. Oo. Ang dami. Attorney, please pa-increase ng penalty sa mga babaeng kabet na kahit may alam na may asawa, patol pa rin. Alam nyo, guys, meron akong, well, inaaral namin ngayon yung dun sa adultery and concubinage, which is dun mahuhulog yung kabet. Na pag nangyari ngayon, ay actually, sana mas mabilis na parang civil na siya, bayaran, tapos, anyway, sige, pag-aralan ko po kung paano po natin. Again, I am just one vote. Sana masuportahan ng Congress. What is politics, no? Attorney, ano pong unang hakbang ko sa pag-file ng case sa mga Marites? Ay, girl, napanood mo ba yung ano ko? Kung yung Marites mo, kapitbahay mo, pumunta ka sa barangay, may barangay conciliation process. So, dun muna, di ba? Pero usually, yung Marites or yung chismosa, libel yan. Or slander kung mga verbal lang siya. At ang pwede mong gawin kung may nakarinig is magpa-file ka, pupunta ka sa prosecutor's office, and i-file mo yon, tapos may affidavit of yung witness na sinabi niya, narinig nga niya, sinabi yon. Para meron kang proof, kasi salita eh. So dapat may nakarinig, yes. And then, yun, ganun po ang mangyayari. Tapos titingnan po ng prosecutor if you have enough grounds. Is there possibilities like Miss Condi massacre? Like, may any concern? Yeah, alam ko yun yung mga unsolved murders. Hindi ko po alam dahil po nasa korte yun, no? Sana, if makita nila yung enough proof, kasi kailangan nga may basehan lahat ng mga pagkakaso, diba? Dapat may basehan lahat ng mga sinasabi, lahat ng mga binibigay, and dapat enough yung proof at hindi lang sabi-sabi, diba? Exactly. So, yan, ongoing pa, I think, kasi nahirapan sila kumuha ng preba. Can you file a case against your mom or dad for economic abuse? Actually, pag binasa mo siya sa VAWSI and you're 18, or you're below 18, talagang pwede, pero mas mahirapan kang, as bata ka, mas mahihirapan kang kasuhan yung magulang mo doon na na hindi ka binibigyan ng financial sustenance and all. Kasi pwedeng sabihin ng magulang, ito lang kaya ko. Ito lang yung kaya ko. Or talagang kung inaabuso mo rin na mahilig kang pumarty, mahilig kang lumabas, mahilig kang gumala. Unless talagang kawawa ka na. Yeah. Diba? Na talagang... Gutom na gutom. And if I can just add ha, itong VAWSI na to, hindi lang yung bata or yung yung babae. Pwedeng anyone na alam nilang inaabuso itong babae or yung bata. And kaya siya public crime. Kasi kung may alam, kasi maraming mga takot magsalita. Exactly. And nakikita nila yung mga kalokohan and all, takot lang sila magsalita. So pwedeng yung concerned na tao na kilala ka ang mag-file for you. Yung tatay ng anak ko, dinideny na may work siya para hindi... Makapagsustain. Pero mapaprove niyo po ba may work siya? Kasi kung mapaprove niyo may work siya, as in like may employment, di ba? Or pumunta ko dun sa boss niya, kumuha ka ng certificate of employment. Or basta maprove mo yon, pag mag-file ka ng petition for support, pwede mo i-attach yun. Pwede naman yung i-deny. Di ba? Marami naman tao dinideny. Yeah. Hindi naman totoo. Oo, dinideny lahat. Oo, pinapaniwalaan kung sino yung parang they follow the leader, pero hindi naman totoo yung mga pinapanood. Are we still ongoing sa ano? Tingnan natin sa Facebook. Pwede ba mag-file yung sister ko? 20 years na po sila and ngayon lang niya nalaman na ayaw pala humiwalay yung partner niya sa misis niya. Nakita ko pong convo sa text na makikipaghiwalay na ang asawa. Nag-convert ang lalaki to and proposed Muslim marriage but my sister declined. Ngayon, kawawa sister ko, wala pala plano makipaghiwalay yung lalaki. So, ibig sabihin, lawyer and politician po ang lalaki, attorney. It doesn't matter kung lawyer or politician, kung may naglabag ng batas. Labag yun sa batas. Diba? Kung may mali, kahit anong mangyari, dapat paglaban mo yung mga tao na alam mong may
'di ba, sinasaktan, may niloloko. So here, ibig sabihin po ba nito ay kasal? Yeah, kasal. Yung ang boyfriend niya sa sister. Ah, yung nakita guy. Ko na makikipaghiwalay na ang asawa. Nag-convert ang lalaki to and propose Muslim marriage with my sister declan. Ngayon ko ako sister ko, wala pa lang plano makipaghiwalay. Mm-hmm. So ibig sabihin, si lalaki, meron na siyang existing na marriage. Yes. Tapos ginawa niya si sister. Yes. Kasi parang may plano si guy na maghiwalay doon sa first. Oo, tapos magko-convert. Yeah, pero hindi tinuloy nung guy. Oh. So, vowsy. Psychological. Psychological yun eh. Oo. Yung mga pinaasa. Yeah. Oo. Waste of time. Yung mga bagay. Kasi hindi pwedeng breach of promise to marry. At saka, ang mahirap po dito kasi second... Yeah, second. 'Di ba may legal wife eh, second yung sister. So ipasok na lang siguro natin sa psychological abuse, 'di ba? Mga ganun. Pwedeng po sa bawsi. Question ni Aya, attorney, pwede po bang sabihin ng kaso mga in-laws na nag-advise sa anak nila na 'wag ipapaalam ang anak nila sa asawa na magdala ng pera sa kanila lalo na yung pagpapadala ng pampusta sa sabong, saka yung nanay at lalaki gusto niya maghawak ng pera anak nila at hindi yung asawa. Ano? Yung in-laws, nag-advise sa anak nila huwag ipapaalam ng anak nila sa asawa na magpadala ng pera. Mm-hmm. And lalo yung nagpadala ng pampusta, saka yung nanay at ng lalaki gusto siya maghawak ng pera ng anak nila at ATM. So, ibig sabihin yung... parang siguro allowance niya. Yung sa lalaki. Oo. Kasi parang... Hinahawakan ng... Parang ayaw ipaalam ng magulang na ibibigay doon sa kanila instead sa bata. So, mas gusto nila na sa bata diretso yung pera para wag doon sa nanay or tatay maybe kasi ipagagasto lang, isasabong lang. So, what kind of case or... Well, pwedeng civil damages. Diba? Damages yun. Kasi wala naman din kayong anak, di ba? Unless may anak, tapos hinuhold yun. Yeah. Tapos yung economic abuse naman kasi dapat si lalaki, hindi dahil sa parents. So siguro sa civil case po kayong damages. Mas kailangan nyo po talaga ng in-depth discussion with the lawyer, pero pwede siguro civil damages. And kung yun nga, may anak kayo, ayaw magsustendo din yun. Ito, Tony, bawal po ba kumuha ng barangay clearance or barangay certificate if di ka botante sa isang lugar na kukuhan mo? Pero resident ka. Hindi, resident siya, pero hindi siya botante doon. Basta resident ka. You can, di ba? You can, yeah. Kasi residente ka dun sa barangay na yon. So, you can Maricel? Oo. So, dapat ganun. Ang daming question dito na parang, someone filed an abuse with them kahit nasa ibang bansa sila, you know? Parang, ay, alam mo, yun din yung mahirap kasi gagawin may abuso, tapos lilipad or aalis ng ibang bansa. Pwede naman kayo magkaso dito. Di ba? Kasi taga dito kayo. Ang mahirapan kayo, hindi niyo mapapunta dito kasi. Exactly. Di ba? Kaya may daming mga ganun eh, nag-umaalis-alis. No? Ano yun? Yeah. So, let me just address this whole thing para, di ba, tumigil tong umiikot na fake news. First of all, define natin yung news, no? Yung news, dapat current event siya or nangyari. Hindi siya news kung wala naman nangyari at wala kayong basehan. So, kung wala kayong basehan, ibig sabihin yan, chismis yan, misinformation, or worse, libelous yan. Wala naman akong sinasabing may balak ko sa mga sinasabi niyo mga chismosa kayo, ha? Libel is to impute an act against a person to cause their dishonor or contempt or magalit ng mga tao. Dahil, bakit yung ginagawa yan? Eh, wala naman akong sinasabi. Paano ba, attorney naman yung pangalan natin? PBA. Servisyo lang naman po tayo. So, sa mga ganyan, you can watch episode 3 sa mga chismosa or sa mga marites na pwedeng kasuhan ng libel. Napasok dyan ang cyber libel. Pwede rin yung episode 5 on cyberbullying sa mga nagtutrol dyan, nagpo-post na nang bully na walang basehan. Okay? The same time, sige, sabihin natin fake news nga siya. Yung term na fake news, ha? Pero kasi fake news talaga yon. Ayoko lang gamitin yung fake news kasi news is not, di ba? It's supposed to be real. Factual. It's factual. Hindi naman factual yon, no?
hindi pa ba ang city natin nag-warn sa public against fake news at nag-iimbestiga na nga? Di ba yung bombing suspect dun sa Marawi daw, nandito sa Davao, yung nag-post, kinabol? Tapos, di ba pati yung sa mga fake news dun sa earthquake. Diba? Tsunami. Yung mga ganun daw na in-exage. Ngayon, diba, yung Davao City Office, ini-investigahan yun. Bakit ginagawa namin to? Dahil para maprotektahan kayo sa misinformation, sa false information that can cause discredit, that can cause fear, diba, na nanggugulo kayo, na hindi naman tama. So, kasama yan sa serbisyo para protektahan ang taong bayan. Okay? Consistent kami. Same. Walang laban. Walang bahid ng politiko. Pareho lang ang ginagawa na itigil ang fake misinformation. Ang peke na sinasabi nyo na walang basehan. Diba? Kaya kung may makikita kang kalokohan din, diba? Kung may pinagdaanan kang nasa isang sitwasyon ka, you were there. May nakikita kang kalokohan. May nakikita kang violasyon. Diba? Why will you stay in a toxic situation? Yeah. Kapag niloko ka, yun nga yung sinasabi ko lagi, kapag niloko ka, di ba? Kapag sinaktan ka, kapag alam mong may violation, kapag hindi tinupad ang mga sinabi, di ba? Kapag fraud. Yeah. Kapag sinaktan ka sa isang sitwasyon, why will you force yourself to stay there? Pero dahil mature tayo, dahil di ba, yun yung tinuro sa atin ni Kathniel. Yeah. Diba? Sure. Dahil mature tayo, hindi ko pinalabas ever ang dahilan sa mga bagay-bagay kung bakit umalis ako sa isang toxic na environment. Diba? Hindi ko na lang touch on ang personal aspect dahil facts lang naman ang gusto ko. Kanina may nagtanong bakit ako nag-file ng resolution. Basahin niyo po ang titulo ng resolution. Suspend siya sa franchise. Buti nga hindi revoke eh. Yeah. Suspend the franchise dahil may mga violations sa prangkisa. And if you watch the hearings, never akong nagsalita against any of the reporters. Nag-stick ako sa resolution na final ko dahil may violations. Section 4 on misinformation. Nalabag nila yung batas. May violation doon. Willful. Inamin na nga, di ba, na hindi na-verify. Section 10. Hindi nagpaalam sa Kongreso, hindi rin nag-report. Section 11, 29 years of existence. 0.16% lang dispersal of ownership in 29 years of your existence. Yeah. Hindi niyo na sundan 'yon. Tinuturo ko sa inyo, tinuturo natin sa programa nito ang mga karapatan niyo, 'di ba? Yeah. At na magsalita kayo. Bakit bawal ako magsalita at ipaglaban ang mga karapatan niyo? Dahil nga, pareho lang naman tayo dito. Hindi to politiko. Walang bahid ng politiko to. We are talking about facts and we are talking about protecting the rights of the people. Yeah. Ayaw natin sa fake news, ayaw natin sa misinformation, at ayaw natin na niloloko tayo. At sabihin nyo, nandun ako dati, dahil nga naloko ko at ayokong pag-usapan ang personal na nangyari kahit i-twist nyo pa yan, mga trolls kayo, mga marites kayo, na mga libelous kayo. Na gumagawa kayo ng kwento na hindi naman totoo. So, may basehan lahat ng mga sinabi ko na may nauungkat tayo sunod-sunod sa violasyon, hindi lang sa batas, sa kasaniliang ng prangkisa, pati sa iba't ibang mga batas. Ang next hearing sa Monday, manood na lang po kayo. Or balikan nyo na lang. Tingnan nyo yung part na nagtatanong ako para makita nyo nag-focus ako sa violations at hindi po sa sinasabi nyong may mga iba akong sinasabi, may iba akong agenda. Bakit ko ako ba nagsabi nag-move to contempt? Hindi naman eh. At may basehan ang mga nag-motion for contempt dahil naglabag sila. Okay? Ang mga tinuturo ko sa inyo, ang mga ginagawa natin is because may basehan. Hindi siya misinformation. So kayo, mga nagmi-misinform ng mga libelous dyan. Manood kayo ng episode 5 sa cyberbullying, ng episode 3 sa libel, cyber libel, at kay Lay, panoorin mo yung episode 5, pwede mong gawin. So, alam nyo, yun lang nga, yung resolution, dito lang tayo basen lang sa resolution ko ha, yung resolution natin ito.
yun lang ang violation nila. Wala akong dinagdag na anything or sinabi na anything else. Ang mga questioning ko, walang ganon. Kung gusto mo, edi, pumunta ka sa Kongreso sa Monday, ikaw ang magtanong. Exactly. Oh yes or no. Hindi ba? Parang ang dami yung alam. Eh, yes or no lang naman talaga ang pwedeng masagot doon. Okay, exactly. Whatever. Kung ano ang gusto mo, I cannot force you, I cannot... Hindi ka naman kita mako-control kung paano ka mag-isip, kung ano yung iniisip mo. Ang sinasabi ko lang is kung itong programa na to at ang ginagawa ko, pareho lang naman sa ginagawa ng lahat na walang bahid ng politika na gusto natin itigil ang serbisyong totoo, itigil ang fake news na kahit naman ng city ginagawa yon. At wala naman akong ever sinabi na may plano akong gawin yung sinasabi niyo plano kong gawin, Diyos ko. Paano ba attorney nga to? PBA? Servisyo na nga tayo. Parang, ano ba? Ano ba siyan nyo dahil doon? Eh kung may mali kang nakikita, bakit hindi ka magsasalita? Yeah. At para naman, especially para sa mga taga Davao, kasi mas kailangan nyo nga ng service, ng good service, at mas kailangan nyo protektahan. O galing ako doon, kaya alam ko ang panluloko. Kaya, at alam ko ang violations. Kaya pinaglalaban niya, attorney. Kaya kung kayo guys, pinaglalaban niyo yung mga pinapiniwalaan niyo. You need to provide good factuals, good evidence. If you guys really think na, ah, kasi ganito, ganito, ganyan. Okay, provide your own. That's your right. Oh, sige, mag-comment pa kayo. mga chismosa kayo. Mga chismosa kayo. Wala naman basihan. Sige, mag-dig through kayo. Tanungin nyo lahat kung may ever akong sinabi na may plano akong ganyan. Kayo-kayo lang ang nagpapakamarites at nag-iikot yan at gumagawa ng away na walang away. Exactly. So, bakit, anong, wala ba kayong time sa buhay nyo na gumagawa kayo ng away na wala namang away? Exactly. Pareho lang ang ginagawa namin. Yeah. Ayaw namin ng fake news. May sinabi ba ako? Wala. May sinabi ba ako na even to mention, balik tayo sa mga tinatago nyo na may violations kayo. At yun ang pinaka-importante. Kung may lumabag sa batas, paglaban. Exactly. Kaya, ngayon, di ba, mga babae, kung kayo ay inabuso, niloko, di ba, sinaktan, dahil ngayon alam niyo yung karapatan niyo, then speak up. Yeah. Huwag kayong matakot to speak up. Dahil alam niyo may karapatan kayo. At, kahit anong sabihin ng mga tao, kung alam mong sinaktan ka, nilabag ang sarili mong karapatan, speak up. Let's stop Vowsy now. Yeah. Let's stop violence against women. At sana naman, dahil Pasko, itigil nyo na ang pagkamarites nyo. Yeah. Maghanap na lang kayo ng ibang pagchismisan na may basehan. Yeah. Actually, chismis nga wala eh. Wala talaga eh. Parang... Huwag kayong gumawa ng gulo na wala namang gulo. Bakit kayo gumagawa ng gulo? Yeah, and maybe for them na parang if they're doing it, it's their power. Well, you guys, kami nakakatulog kami ng mahimbing, kami hindi kayo nakakatulog ng mahimbing. But kung nagkakapera po kayo and that's gonna be your way of living, then go for it. But, you know, kapag hinabol na po kayo ng authority... Oh, sige, ikaw nga, anong basihan mo? Nabayad ako. Sige nga, ano nga? Hala, ito ng mga commenter natin. Ang lalakas ng loob. Ay, nako, just me, Marimar. Alam mo nga, ito, libreng legal service eh. Pwedeng-pwede ko itong i-screenshot eh. Yeah, screenshot diba? Natin to. para... Kung ayaw nyo, oh my God. Yeah. Bahala kayo maniwala sa gusto nyo maniwala. Sinasabi ko sa inyo, misinformation yan. Yeah. Nanggagaling na sa akin, hindi totoo yan, misinformation yan. Bahala na kayo magkalat ng chismis na yan na hindi totoo. Alam ko naman, ikakat to, gagawin, iikot, whatever. Go! Yeah, that's sa akin lang, tinuturo ko dito, ginagawa ko dito na libreng legal service is... para malaman nyo yung karapatan nyo, para makaspeak up kayo. So, pag kayo, sinasabihan ko, lumaban kayo, pag nasaktan kayo, kaya ko rin naman lumaban pag nasaktan ako. Yeah. At again, babalikan natin, mature tayo. Hindi natin ikukwento ang personal na nangyari, kung paano ako naloko, kaya alam ko, may mga violations at panloloko. Yeah. At kung gusto nyo pang maraman, kung ano ba talaga ang mga panloloko pa na hindi lang sa prangkisa, sa iba pa, manood kayo sa Monday. Yeah, so... educate yourself as well to those trolls and those commenters who have here. So guys, if you guys are interested to know more about facts that we are giving and legal advices, you may watch our live sa Facebook, TikTok, 2 to 3 p.m. every other Saturday naman po. Sa PTV Mindanao, YouTube, 3 p.m. to 4 p.m. and TV5 101.9 News FM, 3 p.m. to 3:30 p.m. And
We are also in Spotify. You can listen to all of our factual news and legal advices. Alam mo yung hindi ko rin gets, pinag-usapan natin kanina yun, di ba? Yung mga trolls, yung mga libelous, yung mga nagko-cause ng emotional damage, di ba? Alam mo, may dalawang kaibigan na ako nag-commit ng suicide dahil dyan, sa cyberbullying. Ang punto nyo ba is gusto nyo madads ko? Yeah. Well, because that causes lives. So sana, di ba, this Christmas season, isip-isip kayo. So, I think we need to chill and thank you so much sa lahat ng ating mga nanonood ngayon. Thank you so much sa JBS Productions. Thank you so much sa ating mga solid na mga nanonood, especially to my parents out there. Thank you so much. Sige, palabas na natin ang palabas natin ang violations. Oo. Comment lang kayo ng Jazz. We can see your name and we can read all those. Alright? So this has been Jerome Ray Sanoy. And this is Congresswoman Attorney Migs Nograles. Making the law simple for you, and always remember, ang pinkanuna. Laging, always remember, dapat may basehan din lahat ng mga pinagsasabi niyo. Okay? Take care. Got questions? Ask me. PBA Banaba Attorney with Congresswoman Attorney Migs Nograles and Jerome Sanoy. I'm Pinkanunay.